So what's up mga kumag, I'm back. Siyempre walang iba kundi ang inyong online judge. Hindi, Judge Jinan. So ito na ang pangatlong request nyo mga kumag. Tapos na natin yung dalawang request nyo, which is pang November 28 at 29. So ito na yung pang November 30. So holiday pa. Isang magandang laban sa holiday, i-movie marathon nyo yan. Zack Maestro versus Lanceta. Ang dami rin nagko-comment sa mga content natin, sa mga videos natin na ito naman daw. So, pagbigyan natin. Alam, malakas kayo sa akin mga kumag. Kaya nga sabi ko, pag may mga request kayong battle, comment nyo lang, ipipila natin yan. Hindi natin yan sasawalang bahala. Okay? Tapos, syempre, lagi kong hinihingi sa inyo ang tulungan nyo ako na makaabot tayo ng 1,000 subscribers mga kumag. Syempre, mag-iwan na rin kayo ng like sa vids natin. So, I think hindi na ako magbibigay ng insights dito. Matagal na tong battle na to. Time pa to ng Isa Buhay 2019. Nakalagay October. October 2, 2019 na upload to. So, medyo matagal na at hindi ko na masyadong maalala yung mga bara dito. Pero, tignan natin kung anong battle yung nandito. And syempre, i-judge natin siya per round kung paano tayo mag-judge. Sa mga nagre-request nito, ito na para to sa inyo. So, di na magbigay ng insights. Pisa na natin to guys. Let's go. Nanalo ng kwento si Zack. Pilili niya mauna si Lanceta. Tag-dalawang minuto dapat. Unang balat, Bakos Ganay. Pahinga natin, Lanceta. Una sa lahat, patawad sa mga bisda na sa huling labang ko na insulto. Di naman yon ang aking punto. Dahil mataas respeto ko sa mga Bisaya at sa katapangan nyo ako'y saludo. Pero mas matapang ako. Kaya kong murahin yung presidente. At sasagarin ko hanggang dulo. Kaya putay na mo Duterte! Ikaw ang pinakamagaling na pangulo! Supporter, yan ang kanyang rep at taga Davao sa may Davao para nga daw set up sa harap ng DDS. Kablaw headshot, ako'y naging DDS Davao Death Squad. Sa baluarte, epektibo. First time ko atang i-judge si Lanceta. So, pakinggan natin na mabuti yung mga bara ni Lanceta kasi may multis din to. Tapos may flow din. Magaling din to si ano. Magaling din to si Lance. So pakinggan natin to. Ngayon endo na kontrata. Di ka na pwede dito. Personal non grata. Personal non grata. Walang drama sa may laban. Para pagkitil-pigilan. Nagmakaawak sa walang awat. Walang awat. Di titigilan. Davao game. Preparado ka ba, Zack? Okay, ang ganda nung tanong na yun, no? Nasakyan yun ng mga crowd, ng crowd. Preparado ka ba, Zack? Yun lang. Isang linya lang yun, pero gets yun ng crowd. Kasi alam naman natin si Zack, puro stutters na siya, puro chokes na siya, di ba? Sa mga battles niya. So, yun. Preparado ka ba, Zack? Kaya sa akin inalay. Baka handa nang mamatay. Kapet tinapay. Kapet tinapay. Handa nang mamatay. Parang kapet tinapay. Handa nang mamatay. Parang kapet tinapay. Hindi. Walang ganun. Walang ganun. Ganong mamatay. Ano to? Choke ba talaga to? Uso na ba ang ano dito? Nung time na to? Nung time na to, uso na ba ang fake choke? Kailan ba yung fake choke?
yung ano yun eh, kay Sayad yun, fake joke na yun eh. Alam ko wala pang fake joke dito ng time na to. Parang kapit tinapay. Dalawang araw ka naghanda. So choke siya doon. Kailangan natin iles yun. Medyo matagal yung choke na yun. Okay. Parang hindi pinagpuyatan. Ako isang gabi lang para libing kinabukasan. Para libing kinabukasan. Bagamat bisda, bakit nga ba witch siya? Di ba dapat palaban? Sa pagkabisayang mahina, di na dapat tandaan. Kaya bang! Para maalala ang alaala ng mabuburang ikaw. Pag nawala, mawawala. Parang kaluluwang ligaw. Walang, wala pa ba yung gana? Tuhay pa ba yung tao? Pagkabaon sabay tanong, buhay pa ba yung gago? Kaya freestyle na naman? Freestyle na naman? Tangina, lahat yan nasa utak mo yan. Was ito, pangalan sa lapida mo. Tangina mo, kakasulat ko lang. Para sa mga fans niya, yung sak bumalik na. Yung sak umalis, pat nga ba yung sak bumalik pa? Paglalaban, panay comeback, sak bumalik ba? Ayan, patay na siya! Sana nga, sak bumalik ka! Okay. Pero nung huli, back to back daw na kampiyon. Siya tumuldok, tsaka nagwakas. Natodas na kahon, siya'y tumungtong na sa taas. Ba't na olats na baon? Siya'y lumusot sa pagkatlampas. Tama na oras niya ngayon, susunod ka na sa batas! Susunod ka na sa batas! Susunod ka na sa batas! Malayang madaya! Hindi naging malinis yung performance ni Lanceta pala dito sa round 1. So, mamaya natin i-judge. Tila gapos kawalan! Dalawang minuto lang tayo dapat. Di ka maayos halatang. Sobra-sobra sa may oras, pinaparaos ka naman. Overtime o overkill. Ayawa. So guys, tulungan nyo akong abot natin yung 1k subs para may ganito na tayo. May ads na tayo. Patapos ka na lang. So ayun yung round 1 ni Lance. Medyo ayun nga, hindi naging malinis performance niya dito. Bigyan ko to ng 8 points para kay Lance. Okay sana eh. Andun yung nakuha niya yung crowd, kuha niya yung boto ng mga hura, ay boto ng hurado, boto ng ano eh, timpla or taste ng crowd. Hinihiyawan siya doon. So, magandang puntos 'yon. Yung pinupunto niya, okay naman din. Mga haymakers niya, punchlines niya, okay 'yon. Pero feeling ko ano eh, hindi 'yun sapat para mabura yung ano, mabura yung choke na nagawa niya, stutters na nangyari. Kaya sayang, ina-9 ko sana kaso kailangan nating bawasan 'yon. Kaya nag-isip ako kung i-7 ko or i-8, pero props pa rin kay Lance kasi though nag-choke siya. Tagal nga ng choke niya. So kaya pinag-isip ako kung 8 or 7. Tapos yung bandang huli nag-stutter pa siya. Pero yun, siguro dahil nga dun sa ganda ng mga multis niya, ng mga punches niya, tsaka haymakers niya, naangat niya yung dapat na 7. Kaya gagawin ko to 8 points para kay Lanceta. So yun, yun yung explanation ko. Okay naman eh, maganda naman yung mga bara niya. Kaso nga lang hindi yun sumapat para matabunan yung chokes niya tsaka stutters niya. So yun, 8 points para kay Lance. Sakto tayo. Sa lahat ng pumusta, hindi ako ng dispensa. Pasensya ko'y tumatandaan na kaya yung lakas, nire-reserva. Pero di man abot ng 50% itong pwersa, ibibitaw, manipakyaw. Malakas pa rin kahit na 40.
Okay. From Batas, nag-Lansteca. Ganda yun. Pacquiao, 40. So, edad ni Manny Pacquiao nung time na to. Ako nag-step down. To, naglag sa isa buhay, tapos sa maestro sa next round. Matalo sa huli niyang laban. But I know you felt proud. Ngayon, bigla ka main event. Pinag-perform sa best crowd. So get loud. Parang Visayas. Hindi yung tipong bias. Pambangitong angas mo'y Chico Science. Imo lang kay Leonidas. Di ba Lance, yung atake? Kasi yung skills, hindi pumatas. Di ba Lance? Lang reply. Kasi nga, zero balance. Zero balance? Oh, alam niyo na saan ito hahantong. Bisikletang putol kadena, kaya rekta sa kangkong. Pero sablay kasi weak yung hands. Can't handle bars, won't last long. Pahusgan na yung Tour de France. I don't think Lance Armstrong. Number one hater to ni Digong. Dito, number one hater to ni Digong. Kaya ngayon, ano ang inyong mensahe? Palagi po pa namang sinasabi na mga Duterte ay arrogante. Yes, yung kumpare kong busy Aldeide di salbahe, pero pag sinapak ka nun ni Baste, tabingi ang mukha mo parang si Basti Artade. Hindi ko nag-gets yung reference na yun. Baka taga dito sa lugar na to. Kaya dadaan lang sa'yo sinasabi. Watch your fucking mouth. Kaya bisita lang sa Davao, this my motherfucking house. Kumbaga ito yung Staples Center. Ako yung LA Lakers. May naka-swat sa aking home court. Ikaw yung LA Clippers. Patay. Lakas nun. LA Lakers. Clippers. Solid, solid yun. Konti pa. Para masabi ko na kaysak na yung round. Ngayon, kung pupuntasan ko yung mga nagawa ni Sak dito, siguro 6 points na yon. Kasi may mga reference siyang hindi ko masyadong naiintindihan. Lalo na yun dun sa may sinuntok something. Hindi ko nagets yun. Pero sa mga bars, sa mga haymakers, kung i-score ko yun, pwede ko nang sabihing 6 points yon. So, konti pa. Si Lancentra, nakipaghabulan. Pero ang tanging chance na kay mauna pag pinasok ka ng ambulance. Pero ano mang pag-tune up, kayong otong di masakyan. Ako, di man ako nag-auto-tune, pero kinakausap ko yung fans. Di ba parang nag-auto-tune pag kinakausap yung electric fan? O, kailangan ko pang ulitin para lang maintindihan. Hindi ko na kailangan pagsimplihan. Pero papalakpak yung mga yan. Alam mo anong dahilan? Sak maestro lang naman. Hindi sa pagmamayabang. Pero huwag nyo haluan ng mali siya. Mahina nga sa wika, pero pambihira naman yung karisma. Ayokong makibalita sa mga intriga nyo sa social media para ipakita na hindi lahat ng probinsyano gustong maging artista. Walang bisa yung pagkasadista. Dapat nagbattle na lang sa webcam. O pinagbigyan kita, hindi to sell down, kaya Lance, you're fucking welcome. Marami dyan, walang pang entrance, para lang may pang remembrance. Minsan nga lang magka-event dito, gusto niya lang mag-rap ng 90 seconds. So suck my dick, fuck you wet bitches. Hometown ko to, I spit when I finish. I don't give a shit. Shit naman sa ads na aking get. So, guys, tulungan nyo naman ako. Para magkaroon na tayong ads. Remix for 5 minutes, I finish. I don't give a shit. I write lyrics for 5 minutes. Ang tunay na immortal, hindi takot sa time limit. Lakas nun. Lagyan mo lang konting fighting spirit. First time nga lang to binigay. Sa isang taon, dalawang event, kaya Davao, mag-ingay.
Hindi ko kailangan pumatay at sinyo wakay angay. Ako pa rin ang dahilan kung bakit may pakusganay. Laging ano yun, laging angulo yun na ako pa rin ang dahilan kung bakit may pakusganay. So, okay. Round 1 ni Zach. Okay naman. Okay yung round 1 ni Zach. May mga malalakas na linya. Nakitang-kita niya naman. Kuwang-kuwa niya yung crowd. Sobrang ingay ng crowd. Grabe. Tapos, siguro, ang napansin ko lang sa round 1 ni Zach is yung mga ibang reference niya na hindi ko masyadong nakuha. Kasi feeling ko about something eh. Lalo na sa sinabi ko yung about sa sinuntok. Siguro tao dyan yun sa Davao. So hindi ko yun na-gets. Tapos yun, may iba siyang reference na hindi ko talaga na-gets. Kaya medyo kung ika-count ko yung mga punches na para sa akin okay, hindi ko masasabi na pasok yun para sa 10 points. Kaya inanayin ko lang muna to kay Zach. So ahead pa rin naman si Zach. Kuha pa rin ni Zach yung round 1. 9-8. Pero hindi ko yun nga, gaya nga sabi ko, hindi ko siya kayang i-10 kasi medyo nakulangan ako sa mga reference na malakas tsaka sa mga references na nuggets ko. So yun, comment ko lang naman sa preference ko lang naman yun. So 9-8 in favor of Zach. At tignan natin si Lanceta dito kung makakabawi. Sabi niya babawi daw siya sa round 2 eh. Pakinggan natin. Sinubo, kamay pagdumuro paarit, bagsak sa maling punto, salto na yung nagtuturo na adik. Ganyan ba maging guro? Wes ako naman magtuturo sa adik na parang palit ulo. Okay. Kaso! What the? Kaso! Siya ay may taga-piansa. Ang papel niya pinipilas. May ama na tagaligtas, palagi kang iniiwas. Nasa kamay ng enigma, parang China at Pilipinas. Para may hawak ng may-ari, may-ari kang hinihimas. Ako tatay ko, kaysa adik ng uprising, wala bang stilo dyan na mas malalim? Tipong Emar, Apok, Krega, sino pa? Wala nang alin! Tipong sayad wawa sa akin! Talas mamamain at batas papakita ko kung sinong batas sa atin! Puta, nasabay call out sa uprising, no? Kaso hindi tumama kay Zach eh. Pero okay yun, okay yung call out niya dun. Kaya, Tats tsaka Marshall! Damay-damay babanatan! Mga nanggagaya dyan na sa katangahan ay saksakan. Sabayan na apakan mga yawang hanggang sa mga yawang kalaban. Grabe. Sa kasama na nasama na sa kamay ng peligro, natapat ka sa lansak, pangkat dapat nandirito. Kaya mata sa mata, yagsak na ang saksi mismo. Mala Abraham dalat handa niya ay sak alay sakripisyo. Wala yun! Set up! Malagi, para malagay sa lagayan katawan pag kasako, siya naman ang lalagyan ng bala pag kasako kaya harang. Wala yun! Kaya harang sa daanan, sa gasa, patakbo, babangga, sasakyan, tatama, sasakto, kaya... Tang, ang ganda nun. Hindi na ako masyadong ano, hindi ko na masyadong na-pause kasi doon na yung Lanceta na, alam mo yun,
naka-multis na, tapos andun yung mga punchline, tapos ang ganda nung pagkakaspit niya eh, may DN eh. Kaya tangin ang ganda nun. Lalo na yung mangayaw, tas mangayaw ang kalaban. Tangin ang ganda nun. Mangayaw, tapos yung isang meaning ng mangayaw, parang umayaw na. Tangin ang ganda nun. Tapos may isa pa, dinudugtungan niya pa dito. Ulitin natin yun. Solid yun. Malagay sa lagayan katawan pag kasako, siya naman ang lalagyan ng bala pag kasako kaya. So yun, yung kasako, astig rin yun, kasako na sak, tapos pagkasako na reload ng barrel, di ba? Wordplay, ang ganda ng wordplay niya dun. Tatama, sasakto. Double meaning din yon na tatama kay sak. Tapos, yung sasakyan na babangga, sasakto daw yon. So, ang ganda nung ano, alam mo yun? So, sasakyan yung ulo kay Lanseta. Puta. Ang ganda nung, ang lakas niyang round 2 niya dito. Tama, sasaktan! Mag-obserba sa may transak, masurpresa ng maransak at nawasak pagkasaksak sa bodega ay babagsak sa torepa kay kabasak sa yureta laring teka, bayoneta pagkabangsak! Tang ina, ganda ng wordplay niya dun. Yung wordplay niya, alam mo yung may DN, tapos kala mo meron ng flow. Hats off sa'yo, Lance. Ang lakas ng round 2 niya. Mas malakas na to sa round 1 niya. Hindi pa siya tapos, ipe-perfectin ko na to for his round. Grabe. Ulitin natin yon. Ang sarap sa tayong ganun. Babagsak sa torepa, kay babasak sa yureta, laring teka, bayoneta, pagkabangsak! Lakas na, ilang lakas ni Lance dito. Salamat ka, hometown mo to! Bawat tira pa sa laksak, kaya nangihina sa kaliwa at sa kanan makikita. Sa sakit siya ay natagdag pa sa akin, tila mamanhid ka sa may sak-sak parang anesthesia. Grabe yung Lance. Kailangan ko pa bang explain yon, pero kuha ni Lance yon. Perfect din yon. Grabe yung mga wordplays niya doon, grabe yung multis niya, grabe yung mga wordplay, lalo na yung winner play niya yung sack. Ha, putang ina niya, limaw. Paano pa kaya pag nag-isa buhay 2019 ano ako? Tournament run. May Lanseta doon hanggang quarterfinals, 'di ba? Yung laban nila, laban niya kay, lalo na yung laban ni Lanseta tsaka ano, sixth threat, 'di ba? Di ko na masyado explain 'yun, narinig niyo naman kung gaano kalakas 'yun. Nakita niyo naman, narinig niyo naman yung mga wordplays, mga reference niya, tapos meron pa, basta meron pa, ang dami, siksik. Yung hindi naman siya nag-flow pero kala mo may flow na. Dalang-dala niya yung crowd. So, hats off doon. Kudos doon. Lanseta. 10 points yun. Tignan natin kung kayang lagpasan. Nisak yun. Pero, yun. Feeling ko, mahirap na isang mahirap at isang mabigat na round dapat yung mabitawan ni Sak dito para
mabawi niya yung round 2. Pero para sa akin, 10 points yun. So, 9-8 sa round 1. So, unang naka 10 points sa akin si Lanceta sa battle na to. So, may 18 points na si Lanceta. 9 kay Zach, round 2. Washan gilumos. Washan gilumos. Ako pa sumanin, di ko. Agaw buhay siya sa ilog, pero kinabuhi akong ilog. Saan pa man pinaglisod, di man ni madaog hikog. White face nga magsilbi sa kadagag bilbil siyang liog. Oops, teka. Ano siya dito, nagbisaya siya dito. So hanggang kailan to? Kasi lahat ng hindi ko pa intindihan, syempre ilalis natin yun. Ika-count lang natin yung mga naintindihan natin. So, kung ako yung tatanungin, medyo less points tong pagbibisaya ni Zach sa battle na to. Kasi hindi ko ngayon naintindihan. Pero ako naintindihan ko. So, yun. Tignan niyo yung leg. Kailangan ko pa bang inglisin? Sa dami ng layers na yung leg, parang mascot ng Michelin. Sumobra yata sa margarin. Sakit sa paningin. Parang African, pero yung neck rings, atong patong na Krispy Kreme. Patong na Krispy Kreme. At alam nyo ba sino kanyang kabuka? Aking nabiscover. Kabuka pala ni Lanceta, lahat ng mga Chinese na motherfuckers. Kamukha mo si Jet Li. Kamukha mo si Jackie Chan. Lahat ng Chinese na artista. Hawig mo si Yao Ming. Si Jeremy Lin. Puta, kamukha mo nga si Enigma. Diba? Malakas kumain ng aso ang mga taga-China. O, hindi naman sa ako yung racist. Pero diba, pag buhay ang kumagat, ibig sabihin, walang rabies. Old dog with the same tricks, kaya ako nag-back to basics, pero bago nag-hasik, si John Wick, nakatatlong balik na ako sa Matrix. Okay. Boses Roshan, tulog rapist. Kumakanta pa ko na bago nag-hasik, si John Wick. Old dog with the same tricks, kaya ako nag-back to basics, pero bago nag-hasik, si John Wick, nakatatlong balik na ako sa Matrix. Okay, John Wick, Matrix, so sa mga di nakagets nun, si Keanu Reeves din kasi yung gumanap dun sa Matrix. So, hindi ko lang alam kung may 3 parts yon or may tatlong sequel yung Matrix kasi medyo matagal na yon. So, ayun. John Wick, tsaka Matrix. Isang tao lang yung gumanap nun, si Keanu Reeves. Yun. Boses Roshan, tulog rapist. Kumakanta pa ko ng ages. Pang background music ng kantukan, parang porno 1980s. Real talk, pinakinggan ko yung mga songs yan naka-playlist. Parang salubong ang aking kilay. Parang si Anthony Davis. But the baby is now a lady. Anak, ang layo ng iyong nilibot. Ako tunay mong ama, pero wala nang pasikot-sikot. Binaon kita sa limot, pasensya na kung ako'y pakipot, pero pakisabi sa nanay mo, nag-yud ko magpaiyot. Ha? Sa una, magpasingot ko sa iyang kibot. Hindi ko madama ang kanyang kuchi. Cactus pa yung dildo na sinasaksak ko sa kanyang buti. Nanay mo kasi sobrang groupie. Yung puki, amoy sushi. Sobrang laki na ng kanyang pusi, pwede na gamitin bilang hoodie. Yeah. Ano ba itong pinasok ng aking utin? Tila ba bad decision? Yung puki niya, mas maluwang pa kaysa Mindanao Division. Mindanao Division. Kaya anumang baon ko na aking burat, anumang gawin ko na position, talaga ang hirap labasan. Parang drug addiction. Speaking of drug addiction, dati ang taba-taba pa niyan. Paano hindi yan papayat yung runner? Inakbuhan! Nagbenta ng 1G sa Bangket at Ali, pastoy Chemical Ali at RB1 kasi palung-palu ka na naman. Alam ko yan! Wala bang sample dyan? Ubus na ba yung damo? Baka gumuho na yung bungo. Okay, gabundok na yung shabu. Hindi daw nag-use ng crack pipe? O, dinidenay yung totoo. But I always knew that landslide. Yung pinapagulong ko'y bato.
Kaya pinapagulong ko iba to. Ano, tingin nyo si Lance Honest? Baka Lance Honest. Isang matamlay na fruit. Bagong tubo, Nariko J. Puno. Pinatay yung root. Humiwalay sa juts, pero sabay slide nung toots. Sa balik-balik sa isang linya, parang I am Groot. Bestong style ko'y Groot. Sa mga di nakakaalam or di nakakilala kay Groot sa ano yon sa Guardians of the Galaxy. Ayan. Walang ibang sinabi yun kundi I am Groot. Kaya sabi ni Sakdon, paulit-ulit sa isang linya, I am Groot. So, ayan. Ang ganda nun. Hindi lang punchliner, dalawang kutsilyo, slicer pati dicer. Old school po magginiling, di gagamit ng meat grinder. At tagbalik, parang typewriter. Old timer pero na-update. We put the blade right through. Kaya bawat saksak, aking name times two. Kutsilyo sa binyatilyo, but it ain't brand new. Nilanseta ko yung lanseta. Naging deja vu. Kaya, top tier yung moves. Parang face tattoo. Ilang beses mang i-rewind at i-replay ang view. Kaya, few years from now, yung mga comments sa ating Rhyme Fest, who's watching in 2000? Silence, yung mga bara ko ay timeless. Oh. Sabi, ang hirap daw i-digest yung mga verse niyang radical. Natilap burger pandesal ang pinang-serve sa cannibal. Para tumaas yung network, ginawa ko shirt yung animal, tinanggal yung balat, sabay tapa, para pang murder capital. Kaya yung nerd ng karibahan, okay. Puta, mabuti pa ako'y nag-relax. Puta, rap ko'y sobrang wak. Sayang lang yung amusement tax. Sayang lang yung amusement tax. May pag-iulit na lang kong balay. Sabay, iyot, bihagay. Wala na internet, wala yung event, ah, meron lang, paut ganay. Nagbisaya siya nung first round tsaka yung dulo. Feeling ko comedy yung dulo, so di ko siya naintindihan. So bigyan natin ng iles natin ng 1 point yon. May stutter siya. Tapos may mga references siya na hindi ko rin na gets. So overall na lang tayo. Bibigyan ko to ng 8 points para kay Zach sa round 2. So nagkabaliktad sila. Kung si Zach, kung yung round 1 ni Zach mas malakas kaysa kay Lanceta, ito naman mas malakas naman yung round 2 ni Lanceta kaysa dun sa round 2 ni Zach. Ngayon, kung ikukumpara naman natin yung round 1 ni Zach Maestro kumpara dun sa round 2 ni Lanceta, feeling ko mas malakas pa rin yung round 2 ni Lanceta kasi siksik yon, sobrang siksik nun, sobrang daming mga haymakers at punchlines dun. Doon naman sa round 1 ni Zach, okay naman, andun naman yung mga punchlines, kaso medyo nagaanan ako dun. Haymakers okay naman, pero kung syempre kailangan natin kumpara yun para malaman natin kung ano yung mas mabigat. So I think ahead si Lanceta dito sa battle na to sa rounds 1 and 2. Pero compare round yung basehan natin, round 1 Zach, round 2 Lanceta. So tabla. Pero score natin is 18 kay Lanceta, 8 and 10. Si Zach Maestro naman merong 9 and 8, so 17. Lamang si Lanceta sa score, 18 to 17. Round 3, pakinggan natin. Dinamay mo ang mama ko. Napakabastos naman ng iyong asal. Pwes gaganti kita, mama ani. Hahampasin ko to ng batong bakal. Tapos, kinantot pa daw. Sige, kantotin ko naman nanay mo. Sige, game. Tangina, kantotin ko yung nanay nitong putang inan to. Yung nanay mo, kinantot ko yung pekpek. Yung linya ng pekpek niya sa akin, burado. Kontrolado ko yung pekpek niya. Kaya nga, yung manipulado! Gago! Manipulado! Kontrolado! What the fuck? Are you dumb? Manipulado! Walang preno-preno! Kantot sagad! Todo abak si Linyador! Sabay pinakain ko ng sagot ang ina mo, milk tip amor! Ano, kantotin ko pa nanay mo?
Hindi ko na kasi maawat. Ipuputok ko pa sa mukha na para bang tigyawat. sige, joke lang. Subukan ko magbisaya. Game? Game! Nangangapa sa una't ikaduha. Sa na para bang hindi pa marunong. Kaya sa klolo, sa pangatlo ko, manghihingi ka ng tulong. Para baybayin ng dagat Davao, planong sisid palalim. Malaking isda ka raw, ang kaso dili sa pating. Dili sa pating? Hindi sa pating? Iho. Dili sa pating! Okay. Kaya banal na babalaan, magtula mga nagbabalak. Isang buwang tila buwang, mawawala agad. Tila bulang pala yan. Isang buwang tila bulang, mawawala agad. Shit, takin na si Bisaya. Wawala agad. Sige, listen na natin. Wawala agad. Okay, hindi naging effective yung pagpasok ni Lanceta dun sa mundo ni Sak sa pagbibisaya. Syempre, hindi naman nato bisaya si Lance, pero tinry niya pa rin. Pero hindi nga naging effective, nakakalimutan niya yung mga linya. Hila mawawala agad. Kaya pagkaraos, pagkatapos, baon niyang pagkatao, mapapausok yang isa sa usa at mga ngaso. Yan Tagalog sa Bisaya, ang laman ng taluktog. Walang kompromiso hanggang sa masubsog. Yan patikim at palasa, parang dumurog ka muli. Parang nabitin ka sa tama, kaya gumulong pa uli. Ba't ba nagdroga ka muli? Katapusan ba huling dulot? Sa kakahabol sa puti, nasa kluban ng puting kumot. Nagdroga ka ulit, ha? Nagdroga siya ulit? Tangina, ano ba itong enigma? Kala ko ba bawal droga sa may Davao? Ba't nagsyapo tayo kanina? Gago. Gago na ito ni Lads. Para sa Agord, Brad, pumunta pa tayo sa iyong abort at napakalayo ng iniskuran na parang half-court shot! Buti nga nakalaya tong addict, sa sobrang addict munti kang makulong ng lifetime. Kaya to pag humirit ng, tara siya bu, huwag na kayong maghintay ng punchline. Pero pwera biro, ang ina nag-a-addict ulit. Dapat di na pinalaya to. Kumpiyansa at kumpiyansa ni Arik sinasayang mo! Okay. Dapat nga makulong to ulit eh. Sapat ng pruweba to! Kung hindi ka man matukhang, sana katukin ka ng konsensya mo. Kaya nga sa Tagalog at sa Luzon, laging talo, yung yabang niya limitado. Winasak ni Tipsy at Sinyo, parang surprise at Chris Delano. Kay Tipsy siya'y natakot, dinagato ng marahan, nagmistulan siyang si Tukel, pinakabanong kalaban. Kaya, abakada eh. Okay, ito yun yung pinakamagandang narinig ko. Para siyang si Tukel. So kahit di ko siya kilala si Tukel, ang ganda nung wordplay niya, pinakaba nung kalaban. Pinakaba na... Pinakaba? Okay, yun. Tapos pinakaba nung kalaban. Diba? Winordplay niya yung pinakaba siya, tsaka pinakabano na kalaban. Guess nyo? Guess nyo ba yung punto? Ang ganda yung punto, kaya medyo naano ako dun. Ang ganda nun. Pinakaba nung kalaban, tsaka... Okay, ulitin ko ha. Pinakaba nung kalaban, tsaka pinakaba nung kalaban. Yun. Clear. Nung kalaban! Kaya, abakada eh, nagamit niya daw bawat letra sa skema, maliban sa bilang, walang kwenta, instrumental hospital, pag-spit ko na patan rekta, Lanceta sa dibdib ng heartbeat mo'y mag-acapella. Oh!
sasaksak sa iyong baga at sa isip kong ganon, tatatak sa utak mo dyan sa isip mong dekahon bagong disenyo ng lanseta sa isip niya ganon. Kaya fuck that naman danaw, ayan, isipin mo ngayon. Pero salamat sa Mindanao at sa lahat ng sumabay. Bagamat huling event na raw to sa Davao, di ko alam anong lagay. Pero ang dahilan, yung sakpas lang. Baon tapos katay. Ngayon wala na siyang rason pa para magpakusganay. Ulipala at sakpas, no? May ganapin. Okay, okay. Anin natin? Himayin muna natin. Himayin natin, ha? Wait lang. Isipin natin yan. Medyo nawala. Ay, hindi siya medyo. Nawala kasi talaga siya. Okay. Nawala siya. Kasi nagtry siya magbisaya. Tapos ayun eh, nag-choke. Wait lang ah. Medyo inaano pa, nare-recall ko pa. May nagustuhan kasi ako eh. Inagustuhan ako na bara niya. Kaso hindi yun sumapat para... Hindi yun sumapat para... Mabawi. So, ayun. Siguro yung round 1 niya tsaka yung round 3 niya same story, medyo yun nag joke, hindi medyo eh, joke talaga, tas medyo nakulangan ako sa mga bara, tas yung mga punches kasi about sa droga, di ko nagets yun. So ayun, 8 ko to, dapat nga 7 pero sige 8 kasi may mga haymakers naman siyang malulupet. So, 8 points para kay Lanseta. Pinakamalakas niya talaga yung round 2. So, 8, 10, 8, 26 points para kay Lance. Si Zach meron siyang 9 and 8. 17. So, tignan natin kung anong bawi ni Zach. Alpha, Beta, Charlie, tapos Delta. Kailangan ko ba ba mag-echo? Gawin etc. etc. hanggang maging V for Vendetta. Tapos Welga sa Eksena. Dinatapos, wonder why, si yung Alpha o ng Omega. May buksan lang mga tenga para mag-gets na lang yung Rema. Ay, yung schema. Para mag-gets na lang yung schema. Kasi kahit i-reseta pa ang sangkaterbang, kahit sangkaterbang sentrum pa yung i-reseta, yung A to Z, walang kwenta. Kasi si Zorro, Antonio, siyang bandera ng huling letra. Nagkulang pa si Catherine Jones. Pita namang ikay lang Zeta. Hindi ko nagets yung ano niya. Ano siya eh? May tawag doon eh sa ganong reference. Yung Alpha, Beta, ganun-ganun. May tawag doon, nakalimutan ko lang. Pero, tuloy natin. Zeta. Kasi nga, your daddy's little princessa. Pag abakleta mo, di na sorpresa. Kita ko yung nasa loob. Parang cellophane ng Yema. Lance, ako'y nakipag-sex na nung nireregla pa lang si Eva. Pinauso ko na yung 69. Di pa umabot ng dekada 70. Di pa nagra-rap nung si Rap Della bago pa nagbebenta ng tiket si Kenza. Nung panahon, di pa nakatuklas si Aklas na ibang planeta. Wala pang balakid nun sa EDSA. Wala pang San Beda kahit Tesda. Maestro na ako, wala pang eskwela nung si Tats palang ay Hena. Kaya baka, shit. Mamatay na, huling live act na Divine Bag ng Pantera. Kayong advice ni Isa Sigera? Relax lang, Isa Sigera. Yung kanta ni Jay-Z Trihana, nagpakulan ng pera. Pero itong payong kapatid, T-Virus ng Umbrella. Ang ginawa ko, rhyme ko lang yung Zeta. Para gawin kitang tanga. Okay, gana mag-beast mode kay ikaw ang halimaw nga banga. Tagalong English Bisaya ako'y sawa na sa aking kata. Gusto ko na lang magtuon-to kasi yun na lang di ko nagagawa. Bakit ganun? Bakit ganyan? Hindi pa ba siya nakakapag-dos for dos? So, hindi ko alam na. Hindi,
Kasi hindi ko pa naman napapanood yung Dos por Dos. Okay. So, ayun. Maganda yun. Sana. So, sinong kampanya? Bakit 2-1-2 daw? Halong English Bisaya ako, sawa na sa aking kata. Gusto ko na lang mag 2-1-2 kasi yun na lang di ko nagagawa. Okay, okay. Ganyan, bakit ganyan? Bakit 2-1-2 daw? Puro tanong, puro bakit? Parang schoolboy views crown. Gusto ko lang ibang galawan. Yung pang 2-on-2 rounds na may convert ko ang aking kilos parang 2.2 pounds. Because people tend to look down. Because people tend to look down. Gusto talaga nilang ako'y manalo. Pero mas nakikita ko yung tunay suporta sa tuwing ako'y natatalo. Ba't pinipilit ako magbabago? Eh, ito tunay kong pagkatao'y higit pa sa battle rap ang pinaglalaban ni Hansel Cabo. Marami kasi utak na sarado. Dapat, kailangan pumaslang. Masyado nung sineseryoso sa akin, ito'y katuwaan lang. Kaya pa 0 wins, 100 losses, wala akong pake. Sobrang dami yung ginawa kong tama, pero yung nakita lang ay mali. Unsa'y daotan kong malahi, ha? Unsa'y daotan ko kong malahi. Lalo na, walang. Gusto kong magpakumbaba, humility. Puro lang kasi, kompetisyon, siraan sa hip-hop community. Kaya mas pipiliin ko pang matalo kung ito'y para sa iyong ikabubuti. At yung mga tipong sakripisyon na hindi kayang gawin ni Looney. Cause it's my duty to make it exciting. Pero kung ako'y naging pabaya sa writing, masama agad ng tingin nila sa Davao at sa pricing. Sa tuwing ako'y nagkakalat at hindi ako nagpe-prep, parang durian lang pag nasa freezer, apektado lahat ng nire-rep. Okay. Nire-rep na nire-rep present tsaka nire-rep na refrigerator. Okay. Good point. Lahat na nire-rep, sana huwag kayong galit. Pero may tanong na nalasa ang isip. Pag natalo ba ako dito, hindi nasulit ang inyong ticket? Hindi nasulit ang inyong ticket? Kasi pagiging humble, ang aking secret. Napansin mo ba yung hirit? Patatapos na lang yung battle, hindi ko binanggit si Sixth Threat. Kasi gusto ko, kayo naman yung tinatangkil. Kasi ako anino na lang ng kahapon. Kanyan talaga si Kuya Hansel, tinutulungan kayong bumangon. Nilamon ka ni Sixth Threat. Nilamon ka ni Sixth Threat, pero hindi kinakahiya yun. Namatay ka naman sa kamay na magiging isa buhay champion. Kaya hindi sa pagbabanwagon. Kailan naman hindi ako naging seloso. Sixth, manalo matalo. Nasa iyo lagi ako. Ay, puta ina naman, ads! Ang ganda na ng bara ni ano eh. 15 seconds po. Ang ina sana, all 15 seconds yung ads. Yawa, meron ko ang kasunod. Guys, tulungan nyo ako dun ha. 1k subs, para may ads na tayo. Para tayo naman yung mambuisit. Seloso. Six, manalo matalo. Nasa iyo lagi ang aking boto. At natapos mo isa buhay para patunayan ko'y seryoso, come get some motherfucker, pagbibigyan kita para sa polo. You don't wanna this smoke? Tell me who's the best here. Deaf ears can't hear. Malaking nose, I smell fear. Tinignan ko yung inaharap. And I predict your death's near. Yung vision ko, 2020. So I'll see you next year. Tangina, kinall out niya na naman si Balakid. Shit. 2020, next year. Kaya di man malupit. Romeo must die. Kaya ni-recap. Kaya aking ni-recap ulit. Gusto kong patayin yung Bakumet. Yung sinasabi, mala-impactong shit. Ihandaan nyo na yung kabaong sa Ahon X for Marlon's death. Gawin nyo na lang double deck. Ahon X o Ahon 10 yung sinasabi niya dito. Salamat sa pagtanaw. Yung susunod na dalawang linya, yung crowd mismo ang bibitaw. Kasi I'm from the vow, but I made a vow. Represent the Mindanao. Spend the past to build the future. But I'm always shining now. Tangin ang lakas nun. Last two lines, crowd na yung mag-spit. Props. Grabe. Pero kailangan natin umiscore. Kailangan natin iscoran yung round 3 ni... Excuse. Kailangan natin iscoran yung round 3 ni Zach. Medyo matagal siyang natulugan doon.
Tapos may mga references siyang hindi ko rin na naman nagets, yung tulad ng alpha, beta, may tawag doon, hindi ko lang nagets, hindi ko alam kung saan, saan lumanding yun eh. Ayun, siguro. Tapos call out niya, may, yung malakas na linya niya hindi tumama kay Lance eh. Diba? Andun yung pinromote niya si Sixth Threat, na kapag nag-champion daw, pwede daw sila maglaban para sa trono ng Mindanao. Kinolat si Balakid, see you in 2020. So, yung mga malalakas na linya niya, hindi tumama yun kay Lance. Kaya para sa akin, ito yung pinaka worst na ano niya, na round niya. So, bibigyan ko to ng 7 points. So, final score is 987, 24, tama ba? 9, 8, 16, 9, 8, 17, tapos 7, okay, 24, kay Lanceta naman is 26, so dikit lang pala yung battle, 8, 10, 8, so, overall performance, bibigay ko kay Lanceta, so, kita naman sa performance, kung round 1, sack, round 2 and 3, Lanceta yon. Tapos overall performance, Lanceta pa rin. So, ayan, Lanceta boto ko. Flip the post, Gray 6! Shout out ulit, Mindanao Hip Hop, tuloy-tuloy lang. Boto ng Urado, 5-0, magigay para Isaac Maestro. Ay! Sak! Gago. Totoo ba? 5-0, sak? Ay, gago. Totoo? Wala bumoto kay Lance? Wait lang ha, isi-sync in ko lang yun ha, nangyari ha. Kasi akala ko si Lance yung panalo. Parang hindi ako makapanood. Sige, pakinggan natin yung explanation ng judges. Pero para sa akin, Lanceta yun. 26 to 24. Round 1 sa round 2 and 3, Lanceta. Okay. Judges. Siguro dahil yung sa Bisaya yun. Hindi ko kasi nagets yung Bisaya. Tapos sila nagets nila. Tapos may mga judges din sigurong Bisaya kaya nagets nila. Pero para sa akin, hindi ko kasi nagets yun eh. Kaya ililis ko talaga yun. So, Fukuda, sabi niya, round 2 lang yung malakas kay Sak, ay kay Lance. Okay, na, totoo naman, yun yung pinakamalakas niya. Pero yung round 1 and 3, yung round 1, Sak din talaga yun. Yung round 3, medyo, pwede kong itabla yun eh. Itabla yung round 3. Kaso, ewan, para sa akin, mas bumenta si Lanceta dun sa round 3. Talaga, pero para sa dikit pa rin, pero sa akin depende yung round 1 lang yung part, medyo nag-joke si Isaac Maestro. Yung Big Moro Beats, binigay ko yung boto ko Isaac Maestro. Round 1 nag-stutter si Lance, round 3 nag-stutter din si Lance, round 1, round 2 ni Isaac Maestro, okay, round 3 nag-stutter si Isaac Maestro, so X yun, lamang ng isang round si Isaac Maestro, so Isaac Maestro. Okay. Para kay Sam, unang sa unang ikot,
nakuha ni Sakto. Sa pangalawang likod, binigay ko yung boto ko para kanyang Sakto. Lance, yes. Sa pangatlong likod, doon ako para nakapukbukan doon. Pero binigay ko pa rin yung boto ko sa Sakto. Sobrang ano, meron siyang mga head and legs. Wala nga tangin yung linya na para nakapalawag doon sa mga barang binibitawan. Yung para kay Lance, mas matibay rin, mas solid. Yung solid din yung kay, ano, kay Lanceta. Pero hindi umabot yung sa punto na, ng mga binitawan ni Sakto. Although, okay. Kaya sila lumagpas sa oras. Pero binoto ko si Sakmayas. Perhaps kay Lanceta. Round 1, round 3, nakuha ni Sak. Round 2, body bag material sana ni Lanceta. So, stumbles, feeling ko yung nagpatalo niya. Kaya niya sana, pakiramdam ko kung nabuo niya yung kaya niya sabayan yung crowd control ni Sak. Pero andayan ni Sak, sobrang lagpas sa oras. So, ayun guys, so mali ako doon. Mali ako doon sa boto ko. Sabi ko sa inyo, hindi ko, nakalimutan ko na yung battle na to. Medyo matagal na kasi to. So, sa mga nanood or request nyo, pasensya, hindi ko na boto si Isaac sa battle na to. Kasi para sa akin, ayun, na-explain ko naman sa inyo kung bakit hindi ko siya binoto. Sa mga reference niya, sa mga bisaya niya. So, ayun. Hindi ko kasi nagets, hindi ko naman pwedeng iskuran yung hindi ko nagets, 'di ba? Tama. So, ayun, even may starter si Lanceta, para sa akin nakuha niya 'yon sa yung round 2 entry. So, ayun, nagulat ako. Kasi pinapakinggan ko, nakayuko nga ako. Napakinggan ko kung ano yung magiging boto. Tapos biglang okay, sak maestro. Akala ko 5-0 Lanceta eh. Pero ayun. Mali tayo doon, nagulat ako doon. So, okay lang yan, walang problema, matagal na yung button na to, wala na tayong magagawa doon. Pero syempre, kudos sa dalawang MC. So yun, kung sino man yung nag-request ng button na to para sa inyo to. So next tayo, ang next na request is GL vs Unico eh. So magandang battle yun, bago-bago. So kita-kits tayo sa video na yan, mga kumag. Peace out.